guys, welcome back to my channel. So for today's video, ako ay magre-review ng Bloom Skincare and Cosmetics kasi nagpadala sila sa akin ng PR package. Yay! So ito 'yon. So ayun nga, nagpadala sila sa akin nito dahil nagustuhan ata nila yung aking mga MMA sa life. So 'yon. Tayo ay magre-review ng kanilang mga lip stain at mga blush. So, yun yung pinadala sa akin na PR package ay merong 10 shades ng lip stain. So, napakarami at napakaganda. Grabe, sulit yung PR package na binigay nila sa akin. Napakadami. And merong 5 blush. Ito yun. Yung laman. Yan. Tapos, isang Bloom Rejuvenating Set. Yan, pang skincare, ano mo, pang hila-hilamos, ganun. So, yun, unahin na nating i-review yung 5 blushes nila. Unahin ko yung New York. Ayan. Pangalan ng kanilang shade. New York. Wow, lugar. Ayan. Ang bango, amoy candy. Na hindi ko mawari. Sakit, amoy candy siya. So, parang ano siya, manipis lang yung kulay niya eh. Parang more on, para siguro ma-achieve yung pinaka-natural look ng blush. Para hindi mahalatang blush siya, gano'n. Ayan. Dagdagan pa natin. Ayan, pag kumilapalan siya. Ayan. Tsaka ano siya, parang, para siyang clay. Na, basta para siyang clay. Gano'n. And then next natin is yung Stockholm na color. Ano siya? Magkakaiba sila ng amoy ha, pero yung amoy nila, masarap amoyin. Parang pagkain. Ganun. Ito para siyang orange. Ito kasi parang peach eh. Ito parang orange. Ano siya, pag ini-spread siya, ano siya eh, malagkit. Ayan. Para sa akin, medyo malagkit siya. Medyo lang naman. Then, sunod, itong Tokyo. Ito, amoy chocolate. Ito, pinakagusto kong amoy sa lahat. Yung Tokyo. Yung kulay niya, parang maroon. Ayan siya. Pag in-apply talaga siya, manipis lang. So, kailangan mo siyang i-doble kung gusto mo nang makapal ng blush. Pero hindi naman natin gusto yung parang binubog na blush, di ba? Sa ka nakita naman. Nag-blush ka ng sobrang kapal. Ano ka, binubog Averna ka, gano'n. Tapos sunod natin itong London. Ayan. Iba rin yung amoy nito. Pero yun nga, parang mala chocolate siya naman na miss na miss. Sarap siyang amoy yun. Kulay. Hindi naman siya mahirap i-spread, pero yun nga. Manipis lang talaga siya, so kailangan mo siyang ulit-ulitin kung gusto mo ng makapal na kulay. Then, sunod natin to Vancouver. Anong color? So, maganda to. Pwede mo rin siyang ipang, ano eh, pang lip. Try natin. Gamit ko tong, ano, Vancouver. Ayan na. Pag ayaw mo mag lip tint, pwede siya. Tapos may blush, maglalagay ako nitong Tokyo. Doon yung kamay ko. Ano siya? On the go, alam mo yun. Kung kahit saan ka pwede mo siyang dalahin.
Kasi nasa travel ka, ganun. O, tulad nito, Tokyo yung pangalan. Malay mo, makapunta ka ng Tokyo. O, mag-blush ka rin ng Tokyo para matchy-matchy. Ganun. O. Maganda siyang i-spread, ganyan. Pero, ayun na. Pero, more on, ano siya, pang natural eme-eme pag tinignan mo. Ayun, o. Drunk blush, ganun. Kaya, alam nyo ba, kaya ako maagang naglagay ng mga ganyan. Kasi, ako ay mag-face paint ng Princess Mononoke look. Kung kilala nyo yon sa Studio Ghibli, ayun ay animated movie. Yan, isa sa mga gusto kong pinapanood ko. Ayan. Ayan, ganyan siya. Ayan, kailangan mo lang siyang dagdag-dagdagan. Maganda siya gamitin talaga, guys. Kasi on the go siya. Ang ganda pa ng lagayan, oh. Metal siya na ano. Convenient siya dalhin everywhere, anywhere, everywhere you want to learn. Okay. So, proceed na tayo sa lip stain. Marami-rami ito. Ito ay 10 kulay beige. So, napaka ano. Grabe. Ang tiyaga nila magbigay ng shades ng 10 for no. Talagang para sa ating mga makeup lovers. Ang galing ko lang tong nailagay ko sa labi ko, no? So, dito sa lip stain nila, packaging nila, ayan. Ang ganda rin ang packaging nila kasi pagka ano pa lang makikita mo na yung kulay dito. And meron na kagad pangalan ng shade. Na natatanggal na yung ano ko. Ano ba yan? Kabit natin. So, yun. Swatch na natin si Marigold. Ayan. Pati sa ilalim, meron silang nakalagay na pangalan ng shades. So, dito ko na lang siya lagay. Ayan siya. Para siyang tint. Pag in-apply mo, para siyang lip tint na nagmamat. Ganun. Pero yung pagkamat niya, hindi siya nakaka-dry ng lips. Okay, ayan siya. Mabilis lang siya matuyo. Ayan, hindi siya buwabakat. Pag natuyo na, wala na. Saan ba? And, mabilis lang din siyang tanggalin. Tapos, next natin tong Cherry Blossom. Oh. Ang kulay niya parang pang Barbie. Parang siyang neon pink. So, next natin. Itong Lotus. Yung amoy naman nito parang pabango. Ito siya. Oh. Ba. Buray na natin. Meron pa tayong 7 colors to go. Panahalo. Sunod ito ang buttercup. Oh, may something siya sa loob. Ayun mo. Hindi ko alam, parang hindi ata siya nahalo. Ah, ito ang mas nude. Ayun na. I bet. Ang ganda. Bagay sa color ko. Bagay siya sa skin color ko.
So, yung pagka-nude nito, napaka, ano sa kulay ko. Wala lang, parang nag-glow yung skin ko dito. Mm-mm. At ang vlog na to ay sa pag-ire ng aking anak. Pasensya na po kayo sa aking anak. Gising na gising po kasi talaga siya. So, talagang maririnig niyo po siya sa aking background. So, napansin ko dito sa buttercup, maganda siya. Para siyang pang model-model ganun. Pang mga runaway siya. And napansin ko na pag natuyo siya, nag-iiba pa yung kulay niya. Ayan. Ayan sa labi ko. So, kailangan na pa siyang patuyuin ng sobra. Para lumabas yung talagang kulay niya sa dito. Kasi dito rin, parang iba rin, oo. Ayan. So, yung labi ko. So, yung labi ko, ang dami nang na-absorb na kulay. Ewan ko, basta naghalo-halo na ata. Ayan, oh. Na-absorb na ng labi ko yung kulay ng, ano, lip stain. So, nahirapan na akong tanggalin siya. Yung mga pinagpatong-patong. So, para mapadali tayo, isuswatch ko na lang dito yung mga kulay. And then, pipili na lang ako ng isang lip stain na ilalagay ko sa labi ko. So, next na tayo sa Chamomile. Hindi ko alam paano basahin to. Ano ba yan? Chamomile? Chamomile? Ito para naman siyang violet. Para siyang red violet. Tanggalin ko nga muna mo. Kulay. Kita niya? Pare-pares lang sila ng amoy. The next color na natin, si Lily. Napansin ko may ganun ulit siya. Ayan. I don't know kung ba't ganito. Pareha sila ni ano kanina. Ni Buttercup. Ito yung color niya. Ayan. So, dahil parang nabugbog na yung labi ko, itatry natin sa mas darker skin, which is yung pamangkin ko. Itong may natitira pang apat na kulay, pero more on dark colors na lang sila. Pero tignan natin. Okay. Ayan, nandito yung pamangkin ko kasi gusto niya rin maki-join. And then, itatry na natin itong, teka, Aster. Aster color. Ito muna sa skin ko. Para makomplete natin yung swatches. Ayan. Then, ipapatry natin sa kanya. Ayun na, para talaga siyang pink. Hala, tignan niyo, pag natutuyo siya sa labi ko, ganito na siya. Hindi ko alam. Baka dahil ang dami ko ng pinatong na kulay. Nagpa-powdery din kasi siya eh. Ayun o. Ayan. Anong feeling? Ano? Para siyang pink. Para daw siyang... Pero nagmamat. Para siyang tinta nagmamat. Ayun talaga din yan masasabi ko. Ito naman ay Shade of Rose. Hindi siya basta-basta tatanggal, no? Madali siyang tanggalin na hindi, yung parang pagka-mat niya, madaling tanggalin. Pero, yung ano niya, yung pinaka-tint na pag in-apply mo, andun pa rin yung absorb, yung na-absorb ng labi mo, andun pa din. Andun. Na-absorb na ng labi ko na. Wala nang kulay. Pag binura niya, wala nang kulay. Kaya akala ko nun, pag tinanggal mo siyang gano'n, madali siyang tanggalin. Pero, late ko na napansin na na-absorb pala ng labi ko yung pinakakulay niya. Ayan. Tulad sa kanya. Spread mo siya. Ayun. Pati ngiting niya meron na din. Diba? Ganda.
siya nag-makeup niya sa sarili niya, kaya siya may ganyan-ganyan. Okay. Ito yan siya. Ganyan yung kulay niya. Ang ganda ng mga shades, oh. Wala lang, maganda lang. So, yun, nabugbog na rin yung labi niya, kaya umexit na rin siya, kasi yung pagka-absorb ng, ano, ng tint, grabe. Kaya, pag pinatungan mo siya ng iba pang kulay, hindi mo na ma-identify yung nilalagay mo na lipstick ko, ano talaga yung color niya, kasi nagkakanda patong-patong ng kulay, ganun. So, ito, itong, so, itong Aster, ilalagay ko siya dito, at saka dito, para ma-finish ko na yung look ni Princess Mononoke. Ito kasi yung napansin ko kasi yung Aster yung pinaka-red. Kaya ako na-feeling lagyan ng ganito yung mukha ko. Kasi pwede siyang i-try as your face paint or whatsoever. Kaya lang, magastos kapag lagi mo siyang gagamitin. Madali siyang mauubos. Pero kung mga pagganito-ganito lang, pang detail mo lang, or konti lang ilalagyan mo, pwede siya. Pwede mo siyang magamit. Kasi ang ganda, oh. Tsaka matte pa siya. Kaya yun, nagmamatte siya sa face. Meron pa tayong last two shades, which is yung Pansy, tsaka itong Poppy. So, try na natin siya. Ito parang dark, darker shade siya ng violet. Cute din ang mga names nila, yun. Poppy, Buttercup, ganun. Ayan. So, all in all, ito yung 10 shades ng Bloom Skincare and Cosmetics. So, ang masasabi ko, ang favorite color ko sa lahat ng na-shade ng na-i-apply ko at na-try ko at nakita ko, yung Buttercup, yung Marigold, and then ito, Aster. Okay, so, magpo-proceed na ako sa final look. Button as well para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang videos. So, yun lang. Bye, guys. And itong box ng Bloom, magagamit ko pa para sa mga other things ko. Pwede siya pang storage. Yun lang. Bye, guys. Thank you for watching. Thank you, Skincare and Cosmetics. Bye. Thank you for watching.